Good morning. Nice. Ang ganda ng sikat ng araw, oh. It's 6 a.m. Check-in time. Assembly date, Sunday, October 22, 2023. Dami pa rin dito. O, yun na nga. Kasi nga, dito gaganapin yung first assembly ng Kamote Riders Community. Dito yung first stop na makikita coming from Rizal and yung iba sa North, no? Ano ba meron? Actually, meron kaming mission ngayong araw magaganap. Kaya bago ako maging si Motokosina, Kamote Riders Pasig muna ako. Kwento ko sa inyo anong meron. O, yun na nga. Gaya na sabi ko kanina, may project ang Kamote Riders Community. Kami po ang Kamote Riders. Pero i-head start ko po kayo, ah. Ang Kamote Riders po, hindi po ito yung mga bumibengkong-bengkong, sumisyemplang-syemplang, at nangangamote sa kung saan saang kalsada. Kamote lang po kami sa pangalan, pero hindi po sa lansangan. Bago ko simulan yung pagkahaba-haba kong kwento, ay nais ko po muna sa inyong ipakilala kung ano ang meron at ano ang mga ganap ni Kamote Riders sa ating komunidad. Kamote kayo? Kamote? Hindi. Kilalang kwela, kalog, o mga kengkoy, kumbaga, ang grupo na aming kinabibilangan. Ngunit, hindi kayo maniniwala, pero likas sa amin yung tumulong sa kapwa at magserbisyo ng walang hinihingi kapalit. Kaya ngayon na napagtipon-tipon kami mula Rizal, Norte, Maynila, at mayroon pang dulo na nanggaling sa Sipokot. Dito kami nakita-kita sa Shell Pugon sa Marcos Highway. Dahil ito ang pinakasikat na tagpuan ng mga riders bago umakyat ng Rizal o Marilake. Let's go! Let's go! Siguro mo to, ito pinaka-importante dito, ha? Ako na magkatago na ito, boss. Oo. Mamaya! Sino walang best? Start muna, Jen. Ano yan? Ito ang pinabilangan na kahit sino pang hindi kaiiwanan sa ito para pamilyakan pati at pinag-iwan. Isa kami na hindi makakulong sa kansangan. Bid!
Diretso na kayo doon sa harap. Mag-2 lanes na kayo doon sa dulo. Kakasabi ko lang si Yogi. Girap na tol. Ano, nakapila na siya sa harap. Walang pagsidlan ng kaligayahan ng aking puso kasi talaga naman dahil sa sobrang tagal na siguro after ng pandemic, ngayon na lang talaga uli nagkatagpo-tagpo yung mga magkakapatid na chapter ng Kamote Riders. Sa mga pambihirang pagkakataon na kagaya nito, walang malayo, walang malapit. Basta sa pinag-isang advokasya ng pagtulong sa kapwa, sigurado ka, makakaasa ka na andyan kami. Na laging handang tumulong. Ugali na ata talaga namin yan. Tila ba mga Boy Scout kami. Laging handa. Ay, maroon na! Ano yan, diba kayo? Okay, sige. Sila Gara, may iwan din ata. Oh, manak. Bigyan mo sila paunti-unti. Alam niyo yung kagandahan sa grupo namin. Hindi lang yung kami ang involved sa napakalaking proyekto nito. Ang mahusay niyan dahil sa friendly kami, ayun. Yung mga na-invite tayong mga riders sa iba't ibang panig din ng Metro Manila. May abot din po ng Bulacan. Nag-participate din po sila para sa importanteng araw na to. Dahil ang araw na ito ay inilaan namin para sa mga kabataan ng Barangay Tinukan doon po sa Marilake. Dahil ang parte po ng tanay na aming pupuntahan ay hindi madalas na pupuntahan ng mga proyekto na kagaya nito sa kadahilanan na ang lugar na ito ay mangyari lamang na kailangan mo pang tumawid ng 2 ilog upang makarating dun sa eskwelahan o yung mismong barangay covered court nila. Kita nyo naman, ito po yung una sa lahat ng adhikain na madalas na gampanin ni Kamote Riders sa ating komunidad. Number one po ito sa amin, yung pagtulong sa kapwa. Yan ah! Shout out URRC! Tol, may pinapromote tayo mamaya sa kalsada. P-sign ha! Pag may nakasalubong tayo, P-sign ha! Tol! Promote natin mamaya pagdaan natin sa kalsada. Yung mga kakasalubong natin, P-sign tayo. O ha! Burago na yun eh. Pangalawa na kilala sa amin ay ang aming misyon na maging isang tunay na road safety advocator. Tol! Papromote natin! Pag-akit natin lahat ng makakasalubong, P-sign ha! P-sign down, P-sign! Tol! Yung mga kasalubong natin, promote natin, P-sign ha! P-sign sa kalsada ha! Dodokumento natin! P-sign namin sa kalsada, mga kasalubong ha! Yan ang kamote! Tol! Papromote natin yung mga kasalubong natin mamaya, P-sign ha! Sa kalsada! Lahat ng mga kasalubong natin, Tol, mamaya sa kalsada, P-sign na lang sa baba ha!
all! Lahat na makakasalubong natin mamaya sa kalsada, P-sign ha? P-sign. Hopka! Tol, promote natin mamaya pag-akit natin lahat na makakasalubong P-sign ha? Ay, kilala ko kayo. Ha, si Ogi? Ayun na. Da! Da! Promote natin P-sign sa kalsada mamaya ha? Ay na. Ah. Ay, teka. Stoplight puputol tayo? Hindi, kung ano, dire-diretso na. May na dumiretso na rin talaga sa kanina pa eh. Pero promote natin tol. Lahat ng makakasalubong pisay natin ha. Kung makukuha na natin dokumento, ha? Ganyan na. Yung pagiging road safety advocator, hindi lang yan entitled sa aming bilang grupo. Kami po, pinopromote namin na individual na per rider, supposedly dapat lahat may mga substantial knowledge ka regarding sa road safety. And ang importante sa amin, yung may share yan sa mga kapwa riders natin na makakasalubong sa kalsada, sa kapitbahay natin, pwede yan, o kaya pamilya, o kahit sino na pwede natin ma-encounter. Dahil alam naman natin na hindi naman kailan sa karamihan na napaka-peligroso ng buhay ng isang rider. Sabi nga nila, halos kalahati ng paa mo nasa hukay na dahil sa peligro na maaari mong kakaharapin. Pasalamat ka, hindi ka rider! Bilang rider, alam ko malaki yung kaakibat na responsibilidad. Siguro dahil sa gaya ko, isa akong road safety advocator, meron akong mga pinopromote regarding sa road safety, seminar, lectures na pakiwari ko, alam ko hindi ito pwedeng sarilinin lang, kailangan mo itong i-share sa maraming tao para maidagdag sa kaalaman nila at tumaas yung awareness at yung safety percentage nila dahil sa araw-araw na ginawa ng pagkakataon tayo napakataas talaga ng risk. Sobrang taas ng risk dahil nga tayo ay motorista. Masyado tayong prone sa maraming klase na aksidente. It's either yung mga obstacle, yung mga lubak-lubak, weather, kondisyon ng ating mga katawan. Kaya't kung iisa-isahin mo, sobrang dami ng mga aspeto na napapaloob sa sistema ng pagiging isang rider. Ang tanong, bakit kaya? Siguro sa pananaw ko, isa sa importante yung dahilan dahil pinag-uusapan natin dito, buhay. Kahit kung may mga pagkakataon kayo, maaari kayong mag-search. Pwede kayong manood sa social media, magtanong sa mga kakilala, o kaya maghanap kayo ng mga free seminars. Marami po dyan. Nag-o-offer din sila ng libre. Nako, nagpaalam ka ba sa asawa mo?
O, mga picture nak. Pangatlo siguro sa pinaka-importante, isa sa pinaka-importante para sa akin, na mapabilang sa isang grupo na kagaya nito ay yung camaraderie ng bawat riders. Kung susumahin mo dito pa lang sa amin sa Kamote Riders, madami na rin po kami kung tutuusin. Ngunit hindi lang doon natatapos sa grupo. May mga attachment din po kami. Meron po kami pagkakakilala sa ibang grupo. May mga alliances din po kami. So, kung may mga proyekto sila, invite po kami. Pupunta po kami dyan. Kung ang usapan ay charity, wala na talagang literal na pag-uusapan dyan. Basta ang advocacy ng pagtulong, number one, tatakbo kami. Ganon din sila kung mag-invite sila ng outing, swimming, ganyan. Pare-parehas lang yan. It's a relationship within the riding community na talaga namang bibilib ka, kasi nga naman saan ka makakakita ng mga ganyang klase ng grupo within the community, na yung iba talagang hindi naman magkamag-anak, hindi naman magkakilala, hindi magkapitbahay, magkakalayo ng distansya, magkakaiba ng lugar, magkaiba ng lengguwahe. Pero once na pag nagkita-kita na, ayun, kala mo, kamag-anak mo, kala mo, pinsan mo. Dahil isa po sa kilalang gesture na ginagawa, kagaya po dito sa amin sa Kamote Riders, meron po kaming exclusive na gesture na tinatawag. Ito po yung pagyupak sa kapwa naming Kamote Riders. So, kung na-confirm po namin na, ito ay legit na Kamote Riders, niyuyupak po namin yan. Oo, tama po ng pagkakarinig. Literal na yupak po yan. Ginagawa po namin yan pag nakita namin at na-confirm namin, pag binigyan po namin yan ng mahiwagang busina at sumagot po siya pabalik, niyuyupak po namin yan. At kung siya ay nayupak, ganun din po siya pabalik. So, kahit po kami mapatakbo papuntang Bisaya, Pamindanao, kahit ibang lugar, kung makita namin yung familiar na sticker namin, yung logo namin, yan, nagbabatian po kami. Yan po yung literal na batian namin. Hindi naman po masama para sa amin yan. Tanggap po namin yan. Dahil gaya po nasabi ko, yan po exclusive na gesture namin. So, ano pong meron dun sa sistema ng gesture ng Kamote Riders? Ipakikilala ko lang po sa inyo yung isang kaugalian po namin yan. Gaya po ng isang magtropa na matagal na kababata mo. Yung iba nga, nagmumurahan pa. Pag minura mo to si ganto, to si ganyan, kung close naman kayo, nagmumura lang din yan pabalik. Pero wala kayong away o sakitan. Kasi yan normal na gawa ng tunay na magkaibigan. So, same po dito sa amin, yan po yung isa sa number one na binibigay namin gesture on timano pag nakita po namin yung kapatid namin sa kalsada. Yung yupak sign po na yan. Huwag na lang po yung gayahin kasi baka kami kayo mapaaway, kasi meron po kami mahiwagang busina at senyas para bago namin i-execute yan. Pero talaga naman nakakaaliw. Kaya kung susumahin mo, yan yung tatlo sa importanteng pagkakakilanlan ni Kamote Riders Community. Gaya na sabi ko kanina, yung number one, yan po yung pagtulong sa kapwa na mas madalas at pamilyar na tawag sa nasa loob ng riding community yung charity. So, kaakibat na talaga po siguro sa amin, no, yung
katawagang charity sa pangalan ng bawat kamote riders. Kasi nga, mula Luzon, Visayas at Mindanao, yung kaugalian po ng pagtulong sa kapwa, mas madalas mong nakikita na irerepresenta namin sa lahat ng mga proyektong ginagawa namin. Pangalawa, yung pagiging road safety advocator namin. Dahil gaya nga nasabi ko, yung pangalan po namin ay hindi po literal. Kamote riders lang po kami, pero hindi po kami kamote sa lansangan, no? Yan po yung madalas namin pinupunto. Hindi naman po namin ginawa yung pangalan ng kamote riders kasi trip po namin, no? Dahil iniiba lang po talaga namin yung norms na yung sistema. Hindi porke eto ka, kailangan gawin mo literal. So kami nga, may mga dinadaanan po kami mga personal na mga training per grupo na nagpapataas ng antas ng kalidad ng aming safety awareness, especially sa kalsada. Yan. So yung pangatlo, na isa sa mga hinahabol natin bilang isang rider, madalas kaya ka napapaloob sa isang grupo, ay yung camaraderie, yung bonding ng isang tropa, ng isang pamilya na halos, diba? Yan yung mga pribilehiyo namin pag kami ay napasok sa isang grupo na kagaya nito. Kaya't hindi ko maiwasan na umanga sa mga kapwa ko kamode riders dahil hindi sila tumitigil sa bawat advokasya na nakapaloob sa grupo namin. Yung commitment namin talagang malawak, gaya nga ng sabi nila. Hindi lang kami volunteer civil service advocacy group, road safety advocator kami, force multiplier kami, responder at blood donor. Imagine mo, gaya niyan limang yan. Naku po, napaka-importanting sangkap yan. Na pamilyar na makikita mo dito lang sa nasa loob ng isang riding community. Ang dami niyang ganap, di ba? Imagine mo, kamote riders pa lang yan. Iba pang grupo tayo, mga kapanalig. Kaya ako naalala ko pa nga niya, no, pandemya, no? Na kasagsagan ng kalalayman ng proseso ng pandemya, within 3 years na yan. Riders yung makikita mo sa kalsada. Hindi yan doktor, hindi yan nurse, pero kalimitan na makikita mong umaandar lang sa kalsada mga motorista. Sila yung mga nagdi-deliver ng gamot, ng pagkain, ng mga essentials, ng mga bagay na kakailanganin mo sa loob ng bahay. Dahil sila nga yung nabigyan ng pagkakataon na bumiyahe dito at doon para masustain yung galaw at kilos ng bawat pamilya na nasa loob ng pamamahay nila dahil hindi nga sila makakalabas ng kanilang mga kanya-kanyang tahanan. Imagine mo yan, so ang taas ng exposure din nila. Yung virus, araw-araw nilang kinakasagupa yan para matugunan lang yung mga pangangailangan ng bawat Pilipino dito sa ating bansa pa lamang, no? Shout out kay Miss J, hindi nag-helmet! Ayan, no? Shout out QC. Five. Thank you.
Tayo. Yes, nasa Marilaki tayo sa Manukan. Ito yung second assembly point kung saan magkikita-kita yung mga magkakapatita kamote. Kasama po yung mga ating mga naimbitahang ibang grupo mula sa Bulacan at sa South. So, yung mga chapter ng kamote mula sa Norte, sa West, sa East, at sa South. Yan, lahat po yan dito. Mag-aantay na kami para sa pinaling pag-usad papunta po dun sa Barangay Dilukan. Lahat po kami sabay-sabay na dahil kailangan po namin maipagsabay lahat ng mga cargo namin. Dahil nga po yung mission namin ay magdala ng mga supply, mga goods, ayan, may mga laro at pangatay dyan dun sa mga bata sa Dilukan. Yung may program po tayo para sa kanila. So, ang target po namin ay mag-assemble po dito ng final. Then, pag na-assess po namin yan, ipapasabay na po namin yan dun sa sasakyan na bigay na provision ng Barangay Tinukan para lahat po ng mga charity namin ay mailagay dun sa sasakyan ng isang biyahe lang. Dahil gaya ng sabi ko kanina, itong proyekto na to ay kailangan nating dumaan sa dalawang ilog. So, yan yung importansya na maitaan siya ng madali para yung mga tao, kung hindi naman talaga namin kailangan itawid yung mga sasakyan namin, maglakad na lang doon sa ilog, tapos mapauna yung mga supply na dala namin. Tan 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 t
Ang bihira, kala mo, Voltis 5 yung jersey nila, ang bangis eh, no? Ayan, kung mapapansin nyo nga, yung mga kapatid nating rider sa kamote, may mga kanya-kanya po yan silang mga pipit na mga supply. Goods, school supplies, pagkain, diba?
So yan eh bit-bit pa nila mula sa kung saan sila nanggaling. Gaya nga ng ibang mga kapanalig natin, may Bulacan, may South. Yung South nga natin, meron po tayong galing pala si Pokot, di ba? Napakalayo nila. So yan yung mga pambihirang pagkakataon na binibigyan ng matinding sakripisyo. Kasi kung mapapansin nyo, yung kalsada po barag-barag na. At gaya po nitong dinaanan namin, tumaan kami sa halos 2 kilometrong rough road. May mga panakanak ng basang kalsada pa rin kasi dyan. So medyo peligroso yung daan, ika nga. Pero yan eh, hindi naman talaga alintana ng bawat members na sumama dito at yung mga ibang naimbitahan namin. Kasi sa mga gantong klase na pagbihirang pagkakataon, ito yung mga bagay na alam na nila yung sakripisyo na kakilipat ng bawat charity. Maghihirap ka dyan, mahihirapan ka sa biyahe, dadaan ka sa malayo at mga daanan na talaga naman pambihira. Hindi lang ikaw yung mahihirapan, pati yung mga MC mo. So mataas yung sakripisyo, yung level ng paghihirap mo. Hindi lang ikaw, pati yung MC mo magdadaan sa napaka-rigid na daan. So ang laki, ang laki. Sobrang talagang sakripisyo, no? Kaya ako naman talaga, grabe, grabe, nakaka-proud para sa isang riders din na kagaya ko, makita na pinagsama-sama sa isang advokasya ng pagtulong sa kapwa, yung ganitong pagkakataon, bibihira mo lang talaga makita. Kaya ako talaga labis yung pagka-believe ko sa mga members ng Kamote Riders. Kung mapapansin mo, yung mga kasama namin dito, magkakaiba po yung mga displacement ng motor. Meron po kami mga 110, 125, 150cc, meron po kaming 200, may big bike din po kami, may 400 up din po kami. Kagaya ngayon, may mga kasama kami, mga malalaking nakamotor. Hindi po namin yan binibigyan ng importansya yung displacement ng motor. Basta may motor ka, naniniwala ka sa tunay na advoksiya na ating pinabahagi sa bawat tao o lugar na ating tinutulungan.
No. Mababaw na yun. Dapat pala din ako pumesto dito maganda. Tangin sa pwet. Diyos ko Lord. Nakilin ang trabaho. Isa na lang. Tara, parang matapos na tayo. Late na tayo. Oh, saan kayo pumunta? Lahat ng ano? Mapupudrit! Ayun, pagkain na sila mo. Ihiwalay mo to. Hard, ihiwalay mo to. Yung mga gamit natin, ihiwalay nyo. Ihiwalay nyo muna yung gamit. Ano na? Iwan nyo kami. Yeah.
Tingin lang, bro. Wala silang ako. No.
Oh my God! Wow! Pagkatapos ng isang araw ng sakripisyo at saya, ay may pagkakataon naman tayo na mag-unwind. Gaya po dito sa Barangay Tinukan, meron po tayong pagkakataon na maligo sa mayamang ilog na nakapaloob sa kani-kanila mga barangay. Ano? Malinis po yan. Pagkatapos po nitong programa, meron po tayong pagkakataon na mag-banding. Yan, napakalinis po ng ilog niyan, maniwala po kayo sa akin. So, para dun sa mga kapatid kong kamote riders, naway ipakilala po natin sa karamihan kung ano ang meron at ganap bilang isang kamote riders. Gaya ko, bakit nga ba ako kamote? Kamote ako dahil alam ko at naniniwala ako sa isang prinsipyo ng pagtulong sa kapwa ay hindi kailangan ng kahit anumang kapalit. Yan po ay natutunan ko sa loob ng grupong ito. Proud ako, bilib ako at humahanga ako sa lahat ng member na kasama ng kapatirang ito. Sinong makapagsasabi na ang kamote pala ay may puso? Hindi kailangan na may mukha ang pagtulong. Dahil dito sa Kamote Riders, bisyo namin yung tumulong sa kapwa. Hindi natin kailangan ng kahit anong dahilan para hindi tumulong at magbigay sa mga taong nangangailangan. Maikli lang at mahiwaga ang buhay natin sa mundong ibabaw. Kaya piliin natin na maging mabuti sa kapwa upang sa paglisa natin may maiiwan tayong kabutihan sa mga tao na ating matutulungan.